Good evening mga ka-X1. So ito po yung bagong dating nating equalizer. So ito po yung brand niya, Upal. Yan, so 30 band lang ito. Hindi ito 31 band. So mayroon na siyang filter dito sa high tsaka sa low filter niya. Yan, contour sa low to at saka sa high filter. Yan. So, bali, tatlo sila. At ito po yung gain niya. Yan. Ito. Ito yung gain niya. Para sa volume niya. Per channel po ito, mga ka-X1. Ito yung isa. Yan. Sa kabila namang channel. Sa channel 2. At same rin, may HP filter, low filter, at saka high filter. Yan. So, di ko lang alam kung para saan itong 1 at saka 2. Yan. So, ito po yung bagong dating na equalizer natin. So, ipapatingin natin sa loob. So, first time natin makita kung ano yung laman nito. So, nasa 4 kilos. So, tinimbang ko kanina, nasa 4 kilos yung equalizer na to. Ito lang yung kasama niyang ano, cord niya. Yan. Ito po yung kasama niya sa karton niya. So, yung karton niya is ano, manipis lang. Buti hindi na yupi yung ano niya, gilid. So, try nating buksan mga ka-X1. Okay, yung ano ba talaga yung laman nito? Ba't ba mabigat? So, maabot siya ng 4 kilos. Okay. Try natin buksan to, ito mga ka-X1. Ganito talaga yung problema. Basta tayo lang yung humawak. Yan, ito nga pala yung ano niya. Likuran mga ka-X1, no? Yan. So ito po yung likod niya. Dito yung sa outlet niya. Tapos may fuse siya. Ito yung lagay ng fuse. Tsaka may selector din siya sa 230. Yan, may selector siya dyan, oh. Tingnan niya, 230. Siguro 110 yung isa. Tsaka ito po yung output niya. Sa channel 2. Yan. Tsaka input niya. So, pwede rin maglagay ng PL dito. Dito mo i-jack yung PL jack. Yan. Tsaka out niya. Same din dito sa kabila. Ito po yung channel 1 niya. Naka-XLR siya. Female. So, ito yung out niya. At PL jack rin. Pwede rin sa kanya. Di ko lang alam itong terminal ito kung para saan ito. So, ayan. Bubuksan na natin mga ka-X1. Tanggalan natin yung isang tornilyo. Ayan. So, tayo lang yung mahawak nito. Wala kasi yung kasama ko dito mga ka-X1. Check lang natin kung ano talaga yung laman nito. Kasi nangibago ako kasi mabigat. So tinimbang ko talaga, 4 kilos talaga yung ano niya. Kalahatan, ah. Baka nilagyan to ng semento sa supply niya. So check natin to talaga kung anong laman talaga nito. So dito magkaalaman ng mga ka-X1 kung bakit mabigat itong Upal na to. So hindi ito original, clone lang ito mga ka-X1. So nabili lang ng 4,900 plus. So siguro yung orig nito is may kamahalan. So clone lang ito mga ka-X1. Hindi ito yung orig talaga ng Upal. Iwan ko lang talaga kung magkano yung price ng orig talaga nito. Sa Shopee ko lang din to na order. Yan, ito yung last na tornilyo para mabuksan na natin. Sa ilalim. Ito yung sa ilalim niya.
So, try natin tatanggalin tong cover. Para ba magtanggal nito? So, ito pala yung laman niya mga ka-X1. CMD pa rin, oh. Yan. Yan yung laman niya. Pero yung supply niya dito, ang ganda ng supply niya. Siguro, ito yung ano talaga dito, nagdadala ng bigat. Yan, ito po yung loob niya. Tsaka ang liit lang ng supply niya mga ka-X1. Yan, ito lang. Yan, maliit yung supply. Yan. So ito po yung laman niya. Well, ko lang para ano to, para saan tong may ano, may heatsink. Hindi pala nilagyan ng semento yung supply niya, mga ka-X1. Yan, yan yung supply talaga niya. So dito ang daming ano, oh. Yan. So nakita niyo ba mga ka-X1? Yan. Yan po yung pyesa niya, CMD talaga. Siguro sa original nito hindi ito CMD mga ka-X1. Pero sa totoo lang mabigat talaga siya sa 4 kilos eh. Hindi ko alam kung ano yung mabigat dito. Pero sa case naman niya, medyo hindi naman siguro ganito kabigat. Ilang siksik lang talaga tong laman nito sa ano, sa kabila diyan. So, dito yung mabigat kaysa dito sa kabila kasi dito yung supply niya. Ayan. Dito yung mabigat niya. Baka pure copper tong supply na to. Ayan, mabigat. Mabigat talaga siya. So, ito na mga ka-X1. Ayan. So, at least nakita na natin yung loob nito. Ayan. So, okay. So, ititest natin to siguro bukas. Ititest natin to. Itong opal na to. Yung ano niya, name, opal. So, bukas mga ka-X1, ititest natin to. Yan. Yung laman. Maliit pero mabigat. Yung heatsink, apat na heatsink, oh. Okay. So, hanggang dito na lang mga ka-X1. Maraming salamat.